A soldier cannot go to war without his rifle and ammunition, but a good treasure hunter can operate without his metal detector, only by the use of his knowledge and prowess in decoding treasure codes and signs. Alright, welcome back to our channel, guys, for another minutes of treasure analysis discussions and decoding of your treasure markers. At ako'y mag-shout out sa ating mga ka-TH dyan sa abroad in the Middle East, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Riyadh, Doha, Qatar, Bahrain, at dyan sa Australia, the land down under, New Zealand, also sa Switzerland, at dyan sa Hawaii. How are you guys? Dito rin sa Malaysia and Indonesia, meron tayong mga ka-TH dyan. Kumusta kayong lahat? And of course, to my avid followers right here in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, shout out tayo. Right, shout out tayo. Kina Joaquin Iruesa, Turio Bulsao, Sandro Rial, Miss Hughes, kay Raul Riquelio, shout out to you guys. Rami Ladisma, Mark Salili, Pugs TV, Jason Mangawang, at shout out din kay Michael Petremetre, Live Videos Investo, at Romel Hisulgon, Maribel Kirog, James Hilurens, at shout out din kina Brian Maynupas, Kuldif Kulungon, Maribel Kirog, Dimple Investo, also kay Henry Mabilanga, Lito Taburada, Lopi Marino, Yad Smualel, and lastly kina Rinanti Tapul at Runbils Bilyarino, Nano Call, Abdul Musi Halaydi. Alright guys, maraming salamat, at sa hindi ko nabanggit ay shout out sa inyong lahat. Okay, at meron na naman tayong treasure marker, guys. This time ay napaka-simple lang ng ginamit nila na mga marka sa bato, or itong mga shapes na in-engrave ay simple. Halos ito'y mga rectangle at square lang. Ito ay parang sina half box. Yung corner niya ay hindi sharp. At ito naman na rectangle ay mukhang trapezoid siya, hindi siya perfect rectangle, at meron siyang dot. Okay, at dito may napansin ako kung ano ito, parang yung letter C na may dot. Itong negative na, guys, at i-close up, wala yata to, di ba? O kung yan ay C na may dot, meaning treasure under the rock. Kung malaki ito na bato, meaning nandyan sa kanyang baba. Kung ito ay letter C, itong nandito, guys, kung ito ay letter C, meaning treasure under the rock, it can be this side or this side. Ayan. So paano nga ba natin i-decode itong treasure marker na ito, guys? Ang treasure marker na ito ay merong dalawang itong possible digging site. Meron siyang dalawang posibleng pinagbaunan. Okay, at ang una dito ay dahil sa yung dot ay nasa ibabaw ng rectangle, meaning to say ang item ay papunta doon ang paghanap natin. Okay, at yan ang gawin natin ngayon. So, kunin natin ang center nitong rectangle at i-proceed natin dito. Ayan. Tamang-tama na tumama talaga siya sa parang letter C na half square. Ngayon, merong dalawang direksyon ang paghanap sa half square. Ang una ay idiritso natin ito. Itong direksyon ng rectangle sa itaas, itong direksyon niya, guys, ito ay idiritso natin to papunta rito.
At ano nga bang distansya niyan? Okay, ang distansya niyan ay makukuha dito or sa haba nitong rectangle. Ang haba ng rectangle ay 4 inches. So yan ay 4 meters at ang dot ay 5 meters. So magkatabi lang sila or pwedeng pagdating sa 4 and 5 meters ay isang hukay lang ang gawin dito. Yan ay 4-5 meters na ang gawin nyo guys. Para isang hukay lang. Okay, so meron na tayong first digging spot. Yang 4 to 5 meters papunta ng, meron nga pala itong mapa, tingnan natin guys. Ito. Okay, so ang direksyon pala nito ay south itong dito. Okay, yan ay south. Paganyan. So east. Okay, maganda ang pangalawang decode natin guys kasi east. East ang pupuntahan natin mamaya. Okay, so south pala itong box. So dito yan. Atin mo nalagyan guys ng compass para ma-imagine natin ang ating direksyon. Okay, so ayan ang ating compass. Northeast at saka southwest. Maganda na ano to na mga direksyon yung 45 degrees. Kung sukatin natin ito guys dito, ito yan ay 45 angle degrees northeast. Kaya yan ay possible na meron. At dito naman ganun rin, ito ay 45 degrees southwest. Ngayon, nakuha na natin guys ang unang direksyon ng papunta tayo ng southwest. Ito yung 4 to 5 meters. Ngayon, ang pangalawang paraan dito ay kanina ang kinuha natin na sentro ay itong rectangle sa itaas. Ito guys, itong nandito. Ito ang kinuha natin ng sentro kasi nagturo siya dito. Ngayon, pagdating natin dito guys, itong pangalawang decode natin yan. Ito naman ang kunin natin na center. Ang center ng C, kunin natin yan. Ayan, dyan tayo papunta. Ang simbolo, hindi yan kasi C talaga. Ang C ay ganyan. Yan ay nagsimbolo ng itong box. Box ang sinisimbolo na hindi na lang nakumpleto ang pag-drawing ng box. Kaya ang sabi ng rectangle, direksyon niya yan, 4 to 5 meters, makikita ang box. Ito yung box, ang C. Ngayon ang kinuha natin ang center ng C at ang kunin natin ang distansya dyan ay ang given dito sa ibabaw na 4 to 5 meters. Okay, so alimbawa ito ang 4, ito rin ang 5, magkatabi lang yan. Kaya isang hukay lang ang gawin. So that is 4 to 5 meters. Maliit na to na angle. Nasa siguro mga 20 degrees na lang yan. 20 degrees angle ng pangalawang hukay southwest. So ito ay 20 degrees. Approximate lang yan mga katiets. So meron na tayong dalawang digging spot. Pareho ng distansya, 4 to 5 meters. Ganon din dito. Dito ay atin ito guys, in-straight yan. Yan ang tama. And then dumiritso tayo dito, straight. Ngayon ang pangalawa ay ang gitna ng half square ang ating tinira. Kaya nakakuha tayo dito. Ngayon ay merong
pangatlo ito, guys. Ang pangatlo ay baliktarin natin ang kahulugan. So kanina nagsasabi na rectangle direction 4 to 5 meters ay matagpuan ang box. Ito yung box na parang letter C ngayon. Baliktarin natin. Ang box matagpuan dahil sa rectangle na nagbigay ng direksyon at distance. Kaya ngayon, pupunta tayo dito, guys, sa northeast. Ang ating gawin ay kuha tayo ng ibang kulay. Ang ating gawin, guys, ay galing sa center nitong C or half box, half square, ay puntiryahin natin ang itong square, make that rectangle. Ito, kunin natin ang gitna and then dumiritso tayo dito. At ang layo niyan ay ganun pa rin, 4 to 5 meters. Saan ba nakuha yan? Yung 4, dyan galing yan sa rectangle. Ang sukat kasi niyan ay 4 inches, sabi ng ating kati-ets, kaya 4 meters yan. Distance, andito yan sa kanyang mapa, ito, 4 inches. Okay, so pagdating natin dito, halimbawa dito ang 4 inches, make that 4 meters, ay hukay tayo. Ngayon dahil sa katabi lang niya ang 5, isang hukay lang ang gawin natin dyan. Katulad din sa kabila, so meron na tayong tatlong digging spot. At ito ang pangalawang method natin, ang baliktad na direksyon. Okay, ngayon ay sabihin natin na walang nakita, walang natagpuan. Lahat ng mga yan ay tisdig lang yan, guys. Huwag niyong hukayin yan ng 5 meters. Lahat ng mga digging spot natin ay 2 meters tisdig lang. At kung merong matagpuan ng mga bagay na gawa ng tao sa 2 meters, diyan pa kayo maghukay ng mas malalim pa. Ipagpatuloy niyo ang hukay sa 2 meters pababa kung meron kayong makitang mga signs. Okay, at ang last resort nito, guys, kung talagang C ito at may dot, ang kahulugan niyan ay under this rock. Kasi ganyan yan. Yan, ang C ay nagsignify yan ng bato, and then ang dot ay item. So ang sabi niya, under the rock ang item. Kasi kung napansin nyo, guys, ang bato ay make that, ang dot ay nandito lang sa, hindi siya enclosed sa C. Ang dot ay nandito lang sa baba. Kung ang dot ay nandito sa gitna ng C, yan ay treasure inside the rock. Ngunit kung nasa baba siya ng C, letter C, siya ay treasure under the rock. Kaya ang last resort nito, okay, kuha tayo ng bagong, okay, so ito na, guys, ito na ang malinis na pahina. Alright, so kanina ay natagpuan natin ang tatlong digging spot, dito yun, saka banda rito at saka dito. Ngayon, guys, ay ito ang last resort, meaning ng last resort yung parang desperado ka na at yun na talaga ang last resort. Okay, ang last resort natin ay ang traditional method na sinabi nitong letter C, kung ito man ay C. Pero kung hindi ito letter C, guys, eh huwag nyo nang hukayin itong gilid ng bato. Okay, so yan ay dahil nandito ang C, binaliktad siya. So, pwedeng sa banda rito, 1 to, dumistansya lang kayo, guys, 1 to 3 meters. Huwag maghukay diyan sa baba ng bato kasi hindi diyan nagbaon ng hapon. Kasi kung nagbaon ng hapon sa gilid ng bato,
ang bato na yan sa katagalan ng panahon ay babagsak yan doon sa mag-ano kasi yung ganito yung lupa tapos merong hukay dito, nandito yung bato. Sa katagalan ng panahon, ang lupa dito guys ay bababa, ganyan. And then itong bato, gugulong yan dyan. Ngayon kung nakita natin na hindi naman gumulong ang bato, meaning to say ay malayo ang hukay niya. So start tayo sa distansya tayo ng 3. Okay, 2 to 3 meters siguro. Pero nanigurado lang tayo na 1 para mas malapit. So 1 to 3 meters hukay tayo dito. Okay, at dito naman sa harap nitong square, ganun din 1 to 3 meters guys. Hukay din tayo dito. Ito yung ating pangatlong method na last resort ang tawag ko. Yung under or beside the rock, under the rock. Pero hindi talaga under, mayroong distansya na 1 to 3 meters. Dahil sa nakita ko ang parang letter C na may dot dito. Okay, at wala yan guys sa loob ng bato kasi malayo ang dot. Ang dot ay nandito sa baba. Kung ang dot ay sa gitna, yan ay treasure inside rock. Alright, so hanggang dito lang ako guys. Sana ay matagpuan nyo dyan. Yan ay simpleng treasure marker. At sana naman ay madali lang makuha dahil simple nga lang. Ako'y magpaalam na. May the fortune be with you. God bless you all. And don't even quit. For a quitter is a loser. Thank you so much for subscribing. Ciao for now.